Pag ang isang individual, hinuli mo, pinakulong mo, tinaniman mo, para mo nang pinatay yung buong pamilya niya eh. Pag malas-malas, mahina, itong yung kanyang housewife, natukso sa iba, dahil sa mali mong ginawa, sinira mo na yung pamilya. And, brothers and sisters, pare-pareho tayong public servants. Pag sinira mo yung pamilya, malaking possibility pati mga anak niya masisira. Naniniwala ako, ang root cause nitong issue na to is the kota-kota system, accomplishment. May pride tayong official eh. Ayaw mo yung marilive ka eh. Dahil sinasabing mahina ka, hindi mo ma-meet yung requirements. Nakakaawa yung mga individuals na nasasacrifice dahil sa maling trabaho ng iba nating mga kasama. Hindi kaya ako sinasabi ito is para protektahan natin yung maliliit nating mga kababayan. Ang dami. Kaya nga may sinasabing, ano yan eh, kaya yung tanim ebidensya, no? Planting evidence. Mahirap para sa ordinary person na i-prove yung kanyang sarili. Alam ng iba yan. Dito po sa ating mga kapatid na operatiba, especially dito sa mga PNCOs na nakikita ko ngayon. Maybe may mali sila, Mr. Chair. Pero ako bilang dating opisyal ng PNP, may pressure sa kanila eh. May mga dalawa lang naman yan eh. Lawful and unlawful orders. Madaling sabihin, bakit sumusunod ka sa maling orders? Madaling sabihin yon. Pero sa mga police personnel, especially sa mga operatives, hindi po ganon kadali yon. I am not saying na itong mga individuals na ito ay hindi gumagamit o hindi nagtutulak ng droga. Ang punto po dito, may protocols, may procedures, gawin ang tama. Mr. Chair, actually po, nung nasa active service pa ako, maraming individuals, families ang humihingi ng tulong sa akin na halos eksaktong kapareho ng issue na gustong i-address ni Honorable Congressman Acop ngayon. Hindi lang ako, Mr. Chair, maka-move or hindi ko sila matulungan kasi napakahirap sa katulad ko na advocate at talagang tumutulong sa kapwa na makisawsaw doon sa operation or sinasabing accomplishment ng other units. At also, Mr. Chair, based on my personal experience, ang nagtutulak kasi dito, in fairness dito sa ating mga kapatid na police personnel, eh, naniniwala ako, itong mga ito ay sumusunod lang doon sa... Meron kasi, Mr. Chair, na quota eh. During my naranasan ko po yan. So, sinisingil kami every Monday. Kailangan ma-meet mo yung quota. Accomplishment. And I personally believe, Mr. Chair, natuwa nga po ako nung mabasa ko itong House Resolution authored by Honorable Congressman Acop. And kung mapapansin po ninyo, talagang active ako dito at uma-attend ako. Kasi ito yung napakagandang opportunity para kung may mali, may correct na. Going back, every Monday, Mr. Chair, sinisingil kami. Parang ang kapag ikaw ay chief of police at hindi mo na-meet yung quota, parang ang ramdam mo, anytime, marirelieve ka na eh. And
One of the reasons why napabilis Mr. Chair yung aking pagre-retire, actually 3 years pa dapat bago ako mag-retire. Meron kasi sa isa doon sa Mr. Chair, isa doon sa accomplishment na dapat magawa. Meron kasing nasa watch list yan eh, bawat station. And hindi ko naman masabi doon sa provincial director na, sir, 1 month pa lang ako eh. Masyado mo kong inaanapan. Hindi kami ganun eh. Hindi kami na-train na yung answering back or whatever. Ngingiti ka na lang. So, isa sa hinahanap sa aming accomplishment, hindi ko lang alam ngayon, yung accomplishments doon sa mga nasa watch list. So, syempre, official tayo, may pride, may mga kasama tayo dyan, eh, napapahiya ka. Dahil, parang andating, napakahina mong opisyal. So, out of 21 na nasa watch list na naratnan ko do sa aking station, sinulatan ko lahat yung families except yung isa na ang kaso niya, murder case. Yung 20, sinulatan ko. Nakipag-meet ako sa kanila. Nasabi ko, mas makakaganda na isurrender nila yung kanilang kapamilya na sinasabing involved sa illegal drugs. Dahil may magandang programa si General Bato, then si PNP, na kapag nag-surrender ka, mag-undergo ka ng seminar being conducted by pastors or religious leaders. So, pag sumuko ka, tatanggalin ka sa watch list, mag-undergo ka ng seminar. Ang ganda eh. Ang ganda ng program. So, ang ginawa ko, Mr. Chair, kinausap ko yung relatives. In less than 1 week, out of 21, voluntarily, nag-surrender po yung 20. In less than 1 week. Bumilang lang ng ilang araw, nasibak ako sa pwesto. So sabi ko, sa sarili ko, dahil more than 30 years na ako sa service, it's normal. Maaring mas magaling yung ipinalit sa akin, so kailan tanggapin mo yan. Nabigyan ako ng assignment na hindi ko gusto dahil siyempre gusto natin talaga public service. Hindi ko iniisip na kaya ako na-relieve dahil doon sa 20 individuals na nasa watch list. Okay lang. Inaccept ko yon. But nung ma-meet ko yung isang senior officer, Mr. Chair, sabi sa akin, Bonnie, 3 months ka lang eh. Nasibak ka na eh. Eh, ganun talaga sir eh. Ano magagawa natin? Hindi, mahina ka eh. Pinasurrender mo lang yung 20. Ganun lang ba yon? So, meaning, sometimes, hindi acceptable sa iba yung maganda na dapat mong gawin. And, Mr. Chair, ako personally, naniniwala ako, ang root cause nitong issue na to is the kota-kota system, accomplishment. May pride tayong official eh. Ayaw mo yung marilib ka eh. Dahil sinasabing mahina ka, hindi mo ma-meet yung requirements. And nabanggit ko po kanina, ang daming humihingi ng tulong sa akin. Kaparehong-kapareho nito, Mr. Chair, itong issue na to. Kaya, with that, ako talaga, tayo naman pare-parehong Pilipino eh. Nakakaawa yung mga individuals na nasasacrifice dahil sa maling trabaho ng iba nating mga kasama. Hindi kaya ako sinasabi ito is para protektahan natin yung maliliit nating mga kababayan. Ang dami. Kaya nga may sinasabing, ano yan eh, kaya yung tanim ebidensya,
no? Planting evidence. Mahirap para sa ordinary person na i-prove yung kanyang sarili. Alam ng iba yan. Meron nga insidente dyan, Mr. Chair. Pumasok yung pulis, operatiba, pinalabas yung pamilya, then pumasok kung saan-saan ang parte ng bahay yung operatiba nung mapalabas yung pamilya. Siguro nung nandoon na Mr. Chair yung mga barangay officials or mga witnesses, nag-search na, pumasok, yun, may ebidensya na. Ang maganda lang doon, hindi alam ng operatiba, may CCTV pala yung pamilya. So, Mr. Chair, in fairness dito po sa ating mga kapatid na operatiba, especially dito sa mga PNCOs na nakikita ko ngayon, maybe may mali sila, Mr. Chair. Pero ako bilang dating opisyal ng PNP, may pressure sa kanila eh. May pressure sa kanila. Sometimes, may mga bagay-bagay na hindi ninyo maunawaan dahil hindi kayo police. So, ito yung napakagandang opportunity, Mr. Chair, na ma-address, ma-resolve ba itong issue na to. Kasi, may mga, dalawa lang naman yan eh. Lawful and unlawful orders. Madaling sabihin, bakit sumusunod ka sa maling orders? Madaling sabihin yon. Pero sa mga police personnel, especially sa mga operatives, hindi po ganon kadali yon. Again, ako po'y natutuwa na nag-pass ng resolution si Honorable Congressman Akop, House Resolution Number 776, Investigation in Aid of Legislation on the Proliferation of Illegal Bypass Operations that Involve the Officers of the Philippine National Police, Region 4A. Kaya po, yung mga tawag kay General Akop, Congressman Akop, from different places, complaining na naranasan din ng kanilang kapamilya yan, ng kanilang pamilya, ako po'y naniniwala may katwiran sila. But, Mr. Chair, I am not saying na itong mga individuals na ito ay hindi gumagamit o hindi nagtutulak ng droga. Ang punto po dito, may protocols, may procedures, gawin ang tama. Kapareho din po ito ng advocacy ko, protection of motorists. I do not care, hulihin mo, pagmultahin mo ng malaki kung talagang nagkasala. Gawin natin yung tama. Huwag nating isakripisyo ang buhay ng ating kapwa. Mr. Chair, bakit seryoso ako sa punto na ito? Pag ang isang individual, hinuli mo, pinakulong mo, tinaniman mo, para mo nang pinatay yung buong pamilya niya eh. Pag malas-malas, mahina itong yung kanyang housewife, natukso sa iba, dahil sa mali mong ginawa, sinira mo na yung pamilya. And, brothers and sisters, pare-pareho tayong public servants. Pag sinira mo yung pamilya, malaking possibility pati mga anak niya masisira. And pag ako kasi, Mr. Chair, naniniwala, tayong lahat mabubuti. Lahat ng bata, pag tinanong mo, magandang pangarap sa buhay. Pati yung mga kriminal ngayon, maganda rin ang pangarap sa buhay. Pero bakit nasira? So, Mr. Chair, ang gusto ko lang i-point out sa mga police personnel, especially dito sa mga generals, samantalahin po natin yung opportunity na nakaposisyon kayo
Kung may mali, i-correct. May time pa. Ang daming pamilyang nasisira, nasasacrifice ang buhay. Ang daming umiiyak. Lilinawin ko lang, Mr. Chair. Hindi ko sinasabing lahat ay hindi gumagamit o lahat tinatanim ng illegal drugs. Ang dapat lamang, gawin natin ang tama para hindi masacrifice ang bawat pamilya ng nanabibiktima. And the more na maraming nasisirang pamilya, the more na maraming nasisirang buhay at kinabukasan ng bata, pagdating ng araw na tayo wala na sa posisyon, ako'y naniniwala itong pagmali ang strategy, mali ang measures, Mr. Chair. We are not addressing the problem. We are not addressing this issue. But we are multiplying the problems. Kasi nga, ako'y naniniwala na may mali talaga eh. May mali talaga. Dapat ang iniisip. Ang ganda, actually, Mr. Chair, maganda yung project ni Senator Bato eh. Then the Chief PNP. Yung binibigyan ka ng opportunity na magbago. Kaya lang, iba ang approach eh. Why, Mr. Chair? Dahil sa kota-kota system na hopefully nabanggit nga ni Honorable Chairman, Vice Chairman Akop, na ako'y naniniwala, tama siya. Ano ba ang mas maganda, Mr. Chair? Marami kang huli sa anti-illegal drugs? Or mababa ang crime incidence dun sa area mo? So I think, Mr. Chair, mas maganda kung titimbangin, mas magandang maging gauge ng accomplishment or performance ng bawat station yung mababa na crime rate kaysa mas mataas na accomplishment or apprehended persons, arrested persons on anti-illegal drugs operations. Pasensya na, Mr. Chair, masyadong mahaba yung aking... Thank you, Congressman Bosita. Statement. It's okay. Yeah. Eh, napakaganda kasi talaga na opportunity ito na nadidinig. And also, Mr. Chair, ako naman eh, nire-respeto natin itong mga generals nating kasama. Siguro, magkaiba lang yung nakikita nila, magkaiba yung nakikita ko. Kasi talaga ako, honestly speaking, lumaki po ako sa bahay kubo at ang nakasama ko, maliliit na tao. Kaya ramdam na ramdam ko yung pressured, yung sistema, yung sitwasyon wherein wala silang kakayahan. Gusto ko silang tulungan, pero pag malas-malas naman, lalabas pa ako, drug protector. Protector ng drug users, protector ng drug pushers. Kaya kahit gusto ko silang tulungan, hindi po ako makakilos. And ito siguro yung great opportunity na ma-brought out ko sa Honorable Chairman yung issue, yes, na maaring makatulong po dito sa ating tinatakil na problema ngayon. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you so much, Congressman Bosita, for that wonderful insights that you have delivered on this August committee.